Nagtungo na po kanina umaga sa Abra si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para personal na kamustahin ang ginagawang pagtugo ng mga ahensya ng gobyerno sa mga nasalanta ng lindol kahapon. Nagpapatrol Pia Gutierrez. Dumiretso sa Banggued si Pangulong Marcos Jr. kung saan kinumusta niya ang sitwasyon ng mga naapektuhan ng lindol. Pinangunahan din niya ang isang situation briefing kasama ang mga opisyal ng gobyerno. USEC Solidum, are we allowing them already? Are we allowing them already to go back into their homes to at least the engineers to inspect if they are safe? Yes po. So, kung declared talagang structurally safe po yung mga building, pwede na. But people should be ready how to respond properly during aftershocks. Kasi malakas pa po ang posibleng aftershock, and just to brief po ang mga local government units, we expect aftershocks to continue for several weeks, pero the first 3 days po ang marami. Ayon sa report, halos 5,000 pamilya o 20,000 katao ang naapektuhan ng malakas na lindol mula sa 110 barangay sa Region 1 at Cordillera. Higit 2,300 pamilya ang nanunuluyan sa evacuation center. Tignan muna natin, i-assess natin kung kailangan na makapag-provide kahit na mga trapal lang, kahit yung mga just for the interim. You are doing that already. We have that, Mr. Good. President. Because that will encourage people to go back home. All right, so at least dun sa mga naapektuhan, naging biktima, let's make sure that we are ready to support them and give them all that they need. Ipinag-utos rin ng Pangulo ang agarang pagbabalik ng supply ng malinis na tubig para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ayon kasi sa OCD Cordillera, nangangailangan ngayon ng 300,000 bote ng tubig ang buong probinsya ng Abra. Pinabibigyang prioridad din ng Pangulo ang pag-inspeksyon sa kaligtasan ng ospital at iba pang mga medical facility para magamit na ito agad ng publiko. Importante rin umano na mapabilis ang pagsasaayos ng mga nasirang tulay at mga kalsada. National government agencies, lahat ng gagawin ninyo, please coordinate closely with the local government para ma-maximize ang inyong mga asset. Hindi kayo nag-uulit, hindi kayo nagkukulang. Kasama ng Pangulo ang kapatid na si Senator Aimee Marcos. At sang-ayon siya sa suwestyon nito na hindi na kailangan ng bansang isang hiwalay na ahensya para sa disaster response at kailangan lamang umano na palakasin lalo ang NDRRMC. May I recommend, rather than a full-scale department na mauubos lang ang budget sa sahod ng 5 USEC, sang katutak na ASEC, can we start by an NDRRMC authority or administration tulad ni Apo Lakay, yung DBM nag-umpisa bilang commission? We are siblings indeed. I fully agree. I did not ever understand the concept of a full ministerial department. I don't think it needs that because you don't really have to form policy. It is just an implementation of a rescue mission or search and rescue mission. Samantala, inanunsyo naman ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez na makakatanggap ng financial assistance na nagkakahalaga ng 5,000 hanggang 10,000 piso ang mga naapektuhan ng lindol mula sa ahensya. Ayon kay Lopez, may nakalaan na 10,000,000 piso bilang ayuda para rito. Bibigyan din ng burial assistance ang mga pamilya ng mga namatayan na aabot naman ng hanggang 25,000 pesos. Pia Gutierrez, ABS-CBN News.